Nung nakaraan po, may tumamang kidlat sa bubong ng bahay namin. Tapos, yung inverter ko bumigay. Pero bago pa yung pagtama ng kidlat, dahil nga prone ng kidlat dito sa lugar namin, lagi kong pinapatay yung breaker ng PB ko to ECC. Hindi ko naman akalain na direktang tatama yung kidlat dito sa kuan, sa bubong namin. Ngayon, yung 1 kilowatt na upgrade na inverter namin, bumigay. Siguro, dahil nga basa itong bubong namin, tapos may mga electrical wiring din tong sa bubong. Maaring gumapang po siguro yung kuan. Ang sabi nung mga nakausap ko, maaring gumapang yung surge ng kidlat doon sa AC side ng inverter. Dahil hindi ko naman pinatay yung inverter ko, saka yung breaker ng AC side ko, maaring doon gumapang yung kuan, yung surge ng kidlat. Kaya bumigay yung inverter. Yung ECC ko naman, okay pa naman, saka yung battery. Ang talagang nasira lang yung kuan ko, inverter ko. Itong panel ko nga pala, apat na 120 watts. Kaya kung titingnan, abot na siya ng 480 watts. Ang sabi nila dun sa group ng solar, pagka ganyan na raw na mataas sa 200 watts ang panel, kailangan na raw ng DC speedy talaga. Kaya, pero noon pa noon, balak ko na talagang bumili ng kwan, DC speedy. Kaso nga lang, medyo sa budget, medyo nagigipit. Kaya sabi ko, saka na lang, patayin ko na lang muna yung mga breaker. Ito nga pala yung inverter ko. 1 kilowatt lang to eh. Yung ECC ko yun, oh, gumagana pa. Saka yung battery. Pero itong inverter talagang wala na, bumigay na. Binaklas ko na nung nakaraan. Ito, tinanggal ko na nga ito nung nakaraan. Pero binalik ko lang dahil wala akong mapaglagyan eh. E ngayon, babaklasin ko ulit to para may padala ko dun sa nag-aayos ng inverter. Gagastos na naman ng konti. Sana nga, maliit lang yung magiging gastos. Tapos, ang sabi nila talaga, mas maganda raw talaga na malagyan ito ng DC speedy saka AC speedy para kahit kumidlat, kahit pa paano safe yung solar setup.